So ayun, what's up? So ngayon, ang date na ngayon, so 15 na ngayon, 5 a.m. So ayun, pinuyat kasi ako ng kanta ni Childish Gambino, This is America. So ayun, trending siya sa YouTube ngayon. Number 3 siya, nung pinanood ko siya kahapon. So hindi niya talaga ako pinatulog. Sobrang daming messages. So ayun, hindi na natin papatagalin pa. So subscribe na kayo dito sa channel ko, then like the video and comment down kung ano pa yung mga pwede kong i-improve, then yun, welcome. So yun, comment, I'm free for the comment, yo, you know what I'm saying? So yun, start na natin tong video, panoorin natin, then yun, what's up, yo, start, let's go. Umpisa na ito, good vibes. Yeah. Dayong mo makapapansin dito. Kung ako sa inyo, panoorin nyo din. Yeah. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Yeah. This is America. Don't catch you slipping up. This is America. I'm living up. Police be tripping up. Yeah. This is America. Come to my area. I got the strap. I gotta carry him. Yeah, yeah. I'ma go into this. Yeah, yeah. This is gorilla. Yeah, yeah. I'ma go get the bag. Yeah, yeah. Or I'ma get the bag. That's real life. Yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so pretty. I'm on pitch. I'm so pretty. Yeah. I'm on pity. This is selling. Yeah. On my Kodak. So ito, yung pag-stop niya dito, 17 seconds yun. So ayun, 17 seconds na yun, nare-represent niya yung 17 deaths sa Florida. Yung may pinagbabaril dun sa school ata yun. Yun, ayun yung nare-represent na 17 seconds of silence. 17 deaths. Yeah. Dope nung music video, grabe. Ilang beses mo siyang papanoorin para lang madetalya mo kung ano yung mga gusto sabihin ni Childish Gambino sa kantang to. So ayun guys, grabe yung speechless. 10
10 out of 10, man. Para sa akin, yun yun. As of 2018 ng mga music video na lumabas, isa to sa pinaka gusto ko. Grabe. So, ayun. Yun, pinakaunang napansin ko dito, yung character niya. So, may nabasa kasi ako sa ano, sa isang reaction video din yun. So, yung character niya, parang si Jim Crow. Yun, sabi ni Justin Simien. Yun nga, kasi search ko kung sino si Jim Crow. So, si Jim Crow, isang caricature. Yun. Caricature siya din, ayun. Pinatay niya sarili niyang tatay. Yun. So, yung next na napansin ko pa, tawag dito, yung pants niya. So, yung pants niya, may nagsabi din sa internet na, ano, yung pants daw niya parang Confederate Army pants. So, ayun. Then, the next thing is, yung, kung napansin niyo yung lyrics niya sa umpisa. So, yung lyrics niya sa umpisa, ano yun? Girl, you got me dancing. Dance is like the brain. So, yun. Yung girl dun, para sa akin, ayun yung America. Then yung frame is yung reality na nangyayari sa bansa nila. Dance and shake the frame. So yun, kumbaga, pilit nilang ginugulo yung mga tao sa paligid para lang magmukhang ano, tao dito, maganda yung ano nila, yung image ng country nila. So yun. Next na napansin ko dito, yun, yung ano niya, kung paano nila, yun, yung mga patayan, yung guns, yung gun violence sa bansa nila. So, yun, isa pa yun. Napansin ko dito kung paano yung barrel, kinukuha, then may red cloth pang ginagamit. Then yung katawan, hinahatak lang. So, para sa akin, they value the gun more than the lives of black people in America. So, yun. Diba, grabe yung violence kasi sa kanila. So, the next thing na napansin ko dito, yung sayaw. So, napakaano ng music video na nakapokus lang tayo dun sa sayaw na nangyayari din dun sa kumakanta si Childish Gambino. Pero ang dami nangyayari sa paligid niya, sa likod niya, ang dami nangyayari. So, para sa akin, ayun yung ano, yung sinasabi nila na ano, tawag dito na entertainment as act of distraction sa totoong nangyayari. So yun, ginamit ni Childish Gambino yun dito para hindi natin mapansin yung mga nangyayari sa likod. Kasi ayun yung realidad na ginagamit ng kunwari sa news. Yun, puro magaganda yung pinapakita nila, entertainment. Pero sa likod nun, napakagulo pala. Hindi pala natin alam yung tunay na nangyayari sa black American sa Amerika. So yun. Then, yung isa pa dito, yung sayaw. Yung sayaw na ginamit ni, ano, ni Childish Gambino. Yung, basta yung nandun sila sa part na bago yung ano, yung mga choir kumanta. So ayun, yung sayaw na yun, Guara-Guara yung tawag doon. Nag-originate siya sa South Africa. Kung isa-search nyo, so Guara-Guara. So ayun, nag-originate siya sa South Africa. Then para sa akin, ayun naman yung isa pa, one thing na pilit inaano ng Amerika. So pilit nilang ninanakawan yung culture ng Black America. Ayun, pilit nilang ninanakawan ng culture yung black people para sa sarili nila or para sa entertainment. So ayun, isa na yung sayaw sa mga ninanakaw nila din. Yung iba pa, ang dami nila ninanakaw para lang sa sarili nila. Pero hindi nila inaalam kung ano talaga yung nagiging buhay or nagiging ano ng basta yun, nagiging buhay ng black people sa Amerika. So yun. The next, yung ano, yung nangyari doon, yung mga choir na kumakanta tapos bigla niyang pinagbabarel. Then ayun, sinoli niya ulit yung barrel with the cloth sa kamay ng estudyante. So ayun, iniingatan talaga nila yung barrel kaysa sa buhay ng Black America and ng Black American. So ayun. Dito naman sa may choir, so real life nangyari to. 2015 siya nangyari. Yung Charleston Massacre or Charleston tawag dito, murder. Yun. Yung white supremacist na yung mga pumatay doon. So, siyam na, yung white supremacist, sorry. So, ayun, white supremacist, pinatay niya yung siyam na black African American
dun sa mismong church. So para sa akin, napaka-dope nung ginawa dito ni Childish Gambino. Kasi ayun yun, real life na connect niya sa music video. So grabe. The next thing is, yun, kung napansin nyo rin yung ano, yung lyrics niya dito sa ano, sumasaya na sila bago. This is selling. On my Kodak. So yung lyrics niya doon, this is selling. That's a tool. Yun, kumbaga, ayun, nakakulong na tayo doon sa ano, sa gadgets natin, sa cellphone. Na kumbaga, kaya na natin video ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Kaya na natin ilabas kung ano yung sa loobin natin. Dahil nakakulong na tayo doon sa ano, sa gadget na meron tayo, sa social media. Kaya matatapang na lahat. So ayun, nakikita nyo naman doon sa video, kahit balikan nyo. Binibidyoan ng mga kabataan yung nangyayari sa paligid nila. Then next, pagtapos nun, yung block, yung naka-block na ano, na tao or ano ba yan, lalaki or babae ba yan, di ko alam. So, nakakabayo. So, ayun, may nabasa ako sa isang review din. Yung nire-represent nun is yung, tawag dito, yung ano, apocalypse. So, ayun, apocalypse yung inaano nun, pinapahiwatig. So next, yung nangyari dito, yung silence. Pagtapos niya, i-point yung finger gun niya. Diba? May silence dun. So kahit bilangan nyo yun guys, kahit panoorin nyo ngayon, bilangan nyo yun. 17 seconds to be exact yun. Then sinisymbolize nun, yung 17 deaths. Dun sa earth, sa Florida. Sa Florida din. Yung pinagbabaril ng ano ng estudyante, yung mga kapwa niya estudyante dun sa school. So 17 deaths, 17 seconds equals to 17 deaths yun. Kaya 17 seconds yung silence ng kanta. Then ayun, yung last part. Diba, biglang nandun na lang. Out of nowhere, ewan ko kung ano yan. Basta meron pa dito yung, kung mapapansin nyo din yung lyrics nung sa last part, yung Blackman, basta may tapos biglang nagsalita si Childish Gambino ng 1, 2, 3, get down. So may sumabay dun sa 1, 2, 3, may pumatong na Blackman, tapos biglang sumabay yung get down. So Blackman, get down. Tapos yung get down, parang boses ng cop or police, diba? So yun, para sa akin, diba, grabe, napaka ano, miserable ng buhay ng Black American. Racism pa din nangingibabaw dito. Grabe. Then yun, bigla na lang siyang tumatakbo sa madilim na lugar. Natakot na takot. Parang, run for your life. Run for your life. So yun, so what I'm saying, matakbo siya hanggang sa huli. Tapos di natin alam kung sino yung mahabol sa kanya. Tapos in-interview siya, sa isang interview, yung mismong artist na itong kantan to. Ayaw niya magsalita. Ayaw niya magsalita. Kumbaga, hindi daw ayun yung place niya para magsalita tungkol dun. Kumbaga, iniwan niya na lang tayo ng ganun. Iniwan niya tayo ng ganung message. So, tayo na bahala. Umintindi dun. Pero para sa akin, yung nare-represent nito yung buhay ng Black American sa Amerika. Kung paano sila namumuhay ng miserable. Kung paano yung mga injustices nila hindi naririnig. Kaya pilit na lang silang tumatakbo. So, ayun guys. Napaka-dope na itong music. Try nyo panoorin, guys. So, yun. Ayun lang yung masasabi ko. Marami pa. Hindi ko pa nasabi iba kasi sobrang gulong yung isip ko kasi, you know, ayun, alam nyo yun. Sobrang dope ng kanta. Grabe. Yeah. Better watch it. So, yun. Subscribe kayo dito sa channel ko. Then, hit the like button below. Then, paringin nyo na rin yung bell para kung sakali mag-upload ako ng mga music ko and ng mga vlogs or mga other videos ko. So, manotify kayo guys. So, yun. Comment na lang din kayo kung ano pa pwede kong improve sa mga vlogs ko. Open na open. So, guys, be positive everyday. Yeah. Peace. Sup. Bye.